Itulad noong mga nakaraang eleksyon, gagawin na raw na mas mahaba ang panahon para i-review ang source code na gagamitin sa eleksyon 2016. Ang source code ang itinuturing na blueprint ng automated election system. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, bilang paghahanda sa gagawing source code review na magsisimula sa Lunes, October 12, nagbigay ngayong araw ang COMELEC at Smartmatic ng review briefing para sa mga grupo na makikibahagi rito. Di tulad noong mga nakaraang eleksyon, mas matagal ngayon na gagawin ang source code review. Magtatagal kasi ito ng 7 buwan. Noong eleksyon 2010, umabot lang ng halos 1 buwan ang source code review, habang 4 na araw lang ang nai-allot na source code review noon namang eleksyon 2013. Ang source code ang itinuturing na blueprint ng automated election system na gagamitin sa eleksyon. Ito ang mga human-readable instructions na nagsasabi sa mga makina kung paano sila gagana. Ayon sa Smartmatic, halos 1 milyong lines ang ire-review ng mga local reviewer na bubuuin ng mga IT expert mula sa Liberal Party. Una, NPC, Bagong Bayan, Unang Sigaw Party, PPCRV at SENPEC. Dito sa De La Salle University, Manila, gagawin ang source code review araw-araw simula sa Lunes. Tinitiyak ng Smartmatic na hindi maaaring ma-hack ang source code sa panahon ng review. Aalisin kasi ito kada araw matapos ang review at ibabalik muli kinabukasan. May pipirmahan din na non-disclosure agreement ang mga makikibahagi sa review para makasiguradong hindi nila ma-share sa iba ang mga impormasyon na makukuha nila. Bawat araw, maaari ring makita ng reviewers kung ang kanilang nireview na source code ay yung parehong source code na na-review nila noong nakaraang araw. Tatagal ng 28 days ang review sa base source codes para sa election management system, 20 days naman para sa voting count machine o yung PICOS, at 14 days para sa collection and canvassing system. Sa Enero, masisimula ng ikalawang bahagi ng review kung saan ang mismong customized source codes na ang ire-review. Ang customized source codes na certified ng International Certification Entity na SLI ang siyang mismong gagamitin naman sa eleksyon. Maganda raw na maagang nagawa ang review dahil may sapat pang panahon para mabago kung sakaling may mga problema na makita ang mga grupo. Sa ngayon, ayon sa COMELEC, 50% na natapos ang base code review na ginagawa ng International Entity na SLI, at sa Disyembre, inaasahang makakapaglabas na sila ng trusted build o yung mga na-certify na source code. Connie, ipinakita na rin sa atin kanina ng COMELEC at Smartmatic yung mismong kwarto dito sa DLSU kung saan gagawin ang source code review araw-araw simula sa Lunes. Ayon sa project manager ng Smartmatic, i-disable nila ang internet sa kwarto na yon, i-disable din yung mga ports ng mga computer, at hindi rin maaaring makapag-save ng mga file ang mga reviewer, kaya walang paraan para makopya nila ang ilalagay ng mga source code dito. Meron ding mga CCTV ang kwarto para makatiyak na talagang sumusunod sa kanilang mga panuntunan ang mga makikibahagi sa review. Connie? Yes, matanong ko lang kasi para lamang mas malinaw, ano? Yung source code na ginamit noong 2010, is it the same source code now or papaano ba nagkakaiba ito? Dahil kung 1 month lang na review noong 2010, hindi ba maaaring maging in question naman, ano, yung klase nito? Kung halimbawa may makita na talagang hindi ka na isa-is sa sistema kung mag-review tayo in 7 months. Well, from our understanding din, Connie, sa sinasabi ng COMELEC, yung nakaraang mga eleksyon, talagang konti lang yung time na nabigay para ma-review itong mga source codes na ito, dahil nga sa, kung matatandaan natin, nagkaroon pa noon ng mga problema, no, ang COMELEC sa paggamit nitong mga PICOS na ito na ating nililease mula sa Smartmatic. So sa ngayon, tinitiyak na nga kasalukuyang pamunuan ng COMELEC na mas maaga na mare-review yung mga source codes. So itong unang phase na ire-review simula sa Lunes, ito yung mga base codes na nakalagay dyan. Ito yung mga basic instructions para doon sa mga makina. Ngayon, Connie, yung pinaka mga customized o specific pa na mga instructions para sa mga makina na gagamitin mismo sa araw ng eleksyon, expected yan na magkakaroon yan by December pa, matapos pang makustomize yan in the presence rin ng international entity na SLI, Connie. Okay, dahil syempre alam na natin na papalapit na talaga yung eleksyon, and in 7 months, nabanggit mo nga na 50% na so far ang nare-review, Lia. So talagang tiniyak nila sa iyo kanina, no, na talagang ito'y matatapos na before April or May, kamo, dun sa election period.
Yes, Connie. Actually, yung itong gagawing local review ng mga partido na sumasama sa local review na ito ay parang parallel review lamang ito. Nauna na, Connie, yung review ng international entity na SLI, which is 50% tapos na doon sa base code review. Yung customized ay magsisimula and expect by end of December or early January at inaasahan nila na mga 2 to 3 months lang yan. So, ina-expect nila by March ay tapos na sila sa mga review na ito, Connie. What if may makita sila halimbawa no, talagang problema doon sa sistema? Do we have enough time kung halimbawa meron pang makita talaga na ganyan kung March matatapos yung mismong basic no, na sinasabi nating review dyan? At kung may makitang problema, napaka-konti na lamang kung may aayusin pa. Yes. Actually, natanong yan kanina doon, Connie, sa open forum. Ang sinasabi ng Smartmatic at ng COMELEC, ina-expect nila na yung mga problema sa sistema ay makikita na before December, bago maglabas ng customized na mga source codes. So, ina-expect nila na bago pa mag-customize ng mga source codes na gagamitin mismo sa eleksyon, ay nakita na pareho ng local reviewers at ng SLI yung mga problema para magkaroon ng sapat na panahon na mabago pa ang mga ito, Connie. Panghuli na lamang, Lia, no? Kayo nung inisyatibo ba ito? Anong grupo, Smartmatic, COMELEC, o yung mismong grupo na kasali sa magre-review? Actually, Connie, by law, under doon sa ating automated election system, automated election law, ay nire-require na magkaroon talaga ng review sa mga source codes. Enough time para ma-review ang mga source codes. Kaya ngayon naman, yung kasalukuyang pamunuan ng COMELEC, in-ensure lang nila na mas maagang magagawa ito dahil isa ito sa mga issue ng ilan sa mga partido noong mga nakaraan ding eleksyon na walang sapat na panahon na nare-review yung mga source codes na yan, Connie. Alright, maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo para sa update na yan.